can't fight City Hall. Ika nga ng isang matandang kasabihan mula Italia. Ibig lang sabihin ito, wala kang magagawa sa harap ng matinding burokrasya. Pero paano kung ang City Hall naman ang inaaway ng Malacañang? Yung iringan ng Pangulo at ng Mayor Isko, hindi na unang pagkakataon na nagbanggaan ang Presidente ng Republika at ang Alkalde ng Lungsod ng Maynila. Nangyayari niyan, in fact, almost 70 years ago. In this corner, the fighter from Malacañang, si Pangulong Elpidio Quirino, at ang challenger from City Hall naman, ang pinakaunang elected mayor ng Maynila noong 1952 at isa rin sa mga pinakamakulay at pinakaminahal. Dating atleta, periodista, broadcaster bago pumasok sa politika simula kongresisa ng Negros Occidental, si Lacson ay binansagang arsenic dahil sa kanyang matalas at makulay na lingwahe na masakit na sumasapol sa mga target na politiko. Sa loob lamang ng 3 taon sa kanyang unang termino ay naayos si Lacson ang Maynila. Nabura ang milyones sa utang, nakaipon pa ng labi sa pondo, naghigpit sa krimen, sinisanti ang mga korupto opisyal at maraming pinatayo gaya ng Manila Zoo, ang Lagustilad, ang Quiapo Underpass at marami pang iba. At gaya nung ngayon, hindi naman katakataka ang hidwaan ni Quirino at Lacson, ang pinag-ugatan ay politika. Si Quirino ay Liberal Party member, natatakbo for re-election. At si Lacson naman ay nasyonalista at natutunogang magiging bise ni Ramon Magsaysay. Noong Oktubre 30, 1952, pinasuspende ni Quirino si Lacson. Nagsimula ang lahat ng pag-initan at pinaimbestigahan ni Lacson ang hepe ng Manila Police na si Lieutenant Colonel Celestino Juan para sa umano'y korupsyon. Bilang ganti, sinampahan ni Juan si Mayor Lacson ng katakot-takot ng mga kaso mula grave threats hanggang violation of privacy, hanggang abuse of power at marayang pang iba. Napawalang sala ng korte ang hepe. Pero ang nanggigigil na mayor ay binanatan at tinawag na incompetent, ignorante at estupido ang judge sa kanyang radio program na In This Corner sa DZBB. Bilang ganti, kinasuhan ng huwes si Lacson ng contempt at libel. Sinamantala ito ng Malacañang at nakisali sa kuyog. Pinag-utos si President Quirino ang pagsuspende kay Lacson na isa sa kanyang mga pinakamaingay na kritiko sa loob ng mahabang panahon. Pero matapos ang 4 na buwan, ay pinawalang sala ng Supreme Court si Lacson, isang malaking black eye sa nakaupo sa Malacañang. Si Quirino ay 61 years old na noon at ang gobyerno niya ay bugbog sa kaliwat kanang aligasyon ng korupsyon. Samantalang si Lacson, na 40 anyos lamang, ay tinawag ng presidential material. Ang tanong, aabot rin kaya sa suspension ang bangayan nila ngayon? O hanggang patutsadahan at kalkalan ng lumang litrato na lamang? Ayan ang gusto ninyo, parang kulboy. Naghuhubad, picture, nakabikini, tapos yung garter, dinatanggal niya, hinili niya, tinignan niya yung... Pero ayon sa ilang political analysts, medyo delikado itong ginagawang pagbanat ng Pangulo. It might backfire, eh baka nade-develop yung Teflon characteristics ng datong ito. No? Binabato mo, hindi tumatalab, na mas napapalakas mo ang kandidato na ayaw mo. At tandaan, nung huling may sumubok gumawa nito laban kay Isko, nung 2007 local election sa Maynila, nanalo siyang vice mayor. Inaboy naman nila ako. At ngayon, naglabasan ang mga memes. Ay nako, ang nagagawa nga naman ng politika at paparating na election season. Nakakalimutan yung mga dating hirit. Eh buti na lang, may resibo. So, ano ngayon ang mas paniniwalaan mo? Yung patama niya ng Lunes o yung papuri niya noong 2019? Believe ako sa kanya. Nanonood ako kung nagsasalita siya. Mas mahusay siya kaysa akin, sa totoo lang. Ano kayang masasabi mo dyan, Yorme?